Hi guys, welcome back to my channel. I'm here again for another video. Ayan guys, namiss ko kayong lahat. Pasensya na kung hindi ako kagad nakapag-upload or natagalan. But you know, back to regular programming na tayo. Because as you can see, bago na yung ating setup. Asa kitchen tayo ngayon. Kasi pagkagabi, sobrang dilim dun sa kwarto ko. Wala kasi siya nung ilaw sa ano sa kisame. So, para hindi ko na i-set up yung mga ilaw-ilaw natin. And para matuloy na talaga itong upload ko na to, dito muna ako sa kitchen para maganda yung ating lighting. So, anyway, thank you so much kina Miss Anna, Miss Marisa, kina Miss Nanette, so, sa mga iba pa na mga nagko-comment palagi. Yan si Miss Mia, nag-comment din siya before. Na mag-upload na nga daw ako, like yung mga Middle Eastern, parang yung camera. Actually, marami man ako mga ibang mga binili rin na sense. Hindi ko lang talaga siya maharap, you know, dahil nga bagong lipat. And then, yun nga, nag-low buy din ako ng mga Bath and Body Works ko or mga body mist ko. Kasi nga, ang dami, nahirapan ako guys talaga. As in, nagkaroon ako ng realization na ang bigat pala guys ng sobrang daming body mist nung naglipat ako. And then, nasa second floor pa yung kwarto ko. Then, going to the truck. Alam mo yun, sobrang bigat. Like, ang sakit talaga ng katawan ko nun. Dahil nga sa dami ng mga abubot ko, mga body mist, mga lotion, ganyan, mga kandila. And so yeah, nag-low buy din talaga ako. Siguro sa mga susunod natin na mga i-review, yung mga gusto ko na lang talaga, like yung mga worth it na i-add sa collection ko. And then baka magkaroon din tayo ng mga, you know, ng declutter video para dun sa mga hindi ko naman nagamit last year. Kaya yun, ibenta ko na lang, pag-garage sale ko, I don't know. Para lang siguro, yun, may ibang makagamit and hindi lang siya naka-stack sa collection ko. So anyway, sobrang dami kong daldal. So for this video guys, ang ating i-review ay only 3 fragrances. Dahil na syempre Pretty Scents naman yung ating channel, hindi lang naman puro Bath and Body Works. So magkakaroon na tayo ng mga review ng mga Middle Eastern na perfumes kasi grabe, sobrang, alam niyo, parang nanood kayo ng TikTok, laging yan talaga yung laman ng feed ko. So, syempre, nabubudol tayo. And then, syempre, mas mahal yun. I think okay din na manood kayo nung, kung worth it ba, bilihin yung mga ibang mga Middle Eastern perfumes. So, I have yung mga favorite ko na mga Middle Eastern perfumes, like I cannot stop wearing na mga scents from last year, even hanggang this year. Like, sobrang lagi ko talaga silang gamit. So, even if I have a lot of mga scents na ginagamit, ito talaga yung mga like, alam mo yung mga, hindi ko na kailangan mag-isip. I mean, pag nagmamadali ka na, you don't have time talaga na mag-isip. Ito talaga yung like kong ginagamit. And I also get a lot of compliments when I use these 3 fragrances. So, I have 2 na Middle Eastern perfumes. Actually, both of them are from Latafa and 1 from Bath and Body Works. But don't worry guys, we still have a lot of mga scents na re-review ng mga Bath and Body Works na mga binili ko last year and binili ko this year. So, yeah, comment lang din kayo down below if ano yung mga gusto ninyo na i-review ko or anong klaseng videos yung gusto nyo na makita. Okay, so, ang ating first na pag-usapan ay favorite ko yan from Latafa, yan, Haya. Ito pala yung kanyang box, guys. Yan, it comes with this box. Sobrang ganda ng presentation. Yan, ganyan siya, guys, oh. Ah, diba? Bonggang-bongga. And then, nandiyan siya sa gitna. Yan. Yan yung kanyang box. Sobrang talagang pinaghandaan nila yung presentation nito. Super, super, super presentable. And the scent is also very, very girly. As you can see, pink na pink siya. So, kung ano yung trend ng bottle niya, ganun din guys. Ganun din guys yung maamoy ninyo. Like, if pink na pink siya, girl na girl, ganun din guys yung amoy ni Haya. So, anyway, ang kanyang main accord, so let's pull it dito sa ating Fragrantica. Yan. Haya. Ang kanyang main accords, guys, ay white floral,
fruity, citrus, sweet, champagne, aldehydic, floral, lactonic, amber, and the rose. And then, 2022 lang daw siya ni-launch. And then, yung kanyang top notes, champagne, strawberry, rose, tangerine, blood orange. Ang kanyang mid notes are gardenia, jasmine, vanilla orchid. Ang base notes ay amber, sandalwood, and chestnut. So, for me naman, ang amoy niya sa opening, guys, is citrusy siya and like fizzy. Parang champagne-y, citrusy, fruity scent. Super bango niya, guys. Like, it's good for everyday, very young, especially yung opening. And then sa mid nose yun, tsaka na nag hahalo yung kanyang floral scent. Yun nga yung lily of the valley, gardenia, jasmine, and vanilla orchid. So, yun nga, medyo may pagka white floral scent siya, but it's very subtle. Hindi siya yung parang deep na parang indolic kind of jasmine scent. Hindi siya ganun na yung parang nakakahilo kind of jasmine scent. Hindi po. Ano siya, fresh pa din kahit na floral siya. And then fruity. And then guys, sa dry down is sobrang bango ng dry down niya. Because, alam mo yun, very lactonic yung dry down. Creamy, nutty dry down. Like, yan talaga yung mga favorite kong kind of dry down. Na alam mo yung pagka nagkakaroon na siya nung parang creamy scent. Ang bango, guys. Okay, so sino ba yung mga I can say magandang gumamit nito or magugustuhan yung scent na to? Actually, anyone. If you are girly, alam mo yung mga mahilig sa dress or yung mahilig sa pink, yung mga, or kahit even yung mga neutral colors, magugustuhan nyo to, guys. Like, it's good for everyday. Even mga high schoolers, magugustuhan to. It actually smells like a parang celebrity perfume kind of scent. Yeah, sabi nila is ang kaamoy daw nito, yung top na sinasabi dun sa review, yung Gucci Floral Gardenia ba yun? And then yung mga Juicy Couture, yung parang mga ganito. Kasi this one is also nutty, creamy with some white florals. Though hindi ko naamoy yung parang fruity dito. This one kasi has more citrus eh. Siguro yung original, yung Viva La Juicy, yes, na aalala ko rin. And for me din, para din siyang ito, yung Britney Spears na fantasy. Yung pag may pagka-fruity, citrusy, the dry down is also almost like gourmand. Alam mo yun? Kasi this one has a cupcake dry down na scent sa dry down. So this one naman is like, amber, sandalwood, and ano diba? Chestnut. So yung sandalwood dito is yung creamy kind of sandalwood. I feel like if nagustuhan niyo tong fantasy ni Britney Spears, kung na-try niyo na to before, there's a big possibility na magustuhan niyo rin si Haya. This one is good for everyday. If you want to level up from body mist, ito magandang start si Haya. Dahil major pagka-body mist siya sa opening. Pero sa dry down is, maganda siya. And, yeah, alam mo, parang ano, mabilis lang siyang hatakin na scent kahit na tanghali, kahit sa office, kahit sa school. Like, hindi siya offensive at all. I feel like it's crowd-pleasing, very, very pretty scent, very, very girly. So, yeah, I love this one. And I love the bottle as well, ang cute niya. Okay, so next naman na pag-usapan natin, guys, na favorite ko din, Arab perfume. Also from Latafa, but this one is Latafa Pride. Yan, this one is Affection Love. Love Affection, or Affection Love. Yan siya, guys. Ganda din ang bottle niya. It's black. Ito naman, guys, if this one is velvety, alam mo yun, parang medyo may parang buhok. Hindi buhok. Ay, parang mabuhok kind of velvet. Ayan. Yan, dumi na niya, guys. And then, this one naman is parang, ito naman yung parang rubbery naman siya. Ayan, ang bango din ito, guys. Ito naman yung kanyang box. And then, meron din siyang another box na parang lighter kind of box.
Ayan, parang siyang lighter na. Ayan. And then, nandiyan pa yung mga coming soon. Yung parang pamphlet. Ayan. And then, I think yung mga Latafa Pride, guys, is more expensive than the regular Latafa lang. Kasi this one is parang mga nasa almost $50. Parang $45 to $50 siya ngayon. Siguro din kasi is trending siya. This one is parang mga nasa 30 plus lang. Ganun. 35, mga ganyan. This one is like $47 to $50 na tong Sea Love Affection. Ang sinasabi nila, guys, na kaamoy daw nito. Parang dupe daw siya. Noong Kayali na Yum Pistachio Gelato. And also, meron din yung from Paris Corner. Ito, yung Kair. Kair, I don't know how to pronounce that. Kaamoy din daw nito. So, baka bilihin ko din yun kasi I'm planning to get a backup nito. Dahil parang siguro 1 week straight, ito lang yung ginagamit ko sa work. Alam mo, parang, oh my gosh, sobrang gustong-gusto ko talaga siya na naaamoy. So, anyway, ang kanyang notes, wala pa siya ata sa Fragrantica kasi bago lang to, guys. Notes niya, I got it from intenseoud.com. Ang kanyang notes ay pistachio, hazelnut, cassis buds. Middle notes ay lily of the valley, jasmine, raspberry, and lactonic. Ang kanyang base notes ay lactonic, vanilla, and tonka bean. So, laging sinasabi talaga si lactonic because this one smells really creamy, like parang milky, ambaw yan, and nutty. Yun yung nagustuhan ko yun naman. Parang ito may nutty scent. This one is chestnut. This one naman is hazelnut and pistachio. Tama ba? Oh yeah, hazelnut and pistachio. Pero yung opening niya, guys, is very citrus. Yeah, citrusy yung opening niya. Hindi ko actually naamoy yung jasmine, lily of the valley. Hindi ko siya naamoy eh. Parang more like lime or lemon, I don't know what it is, na nagpapa citrus sa kanya. Oh, siguro yung raspberry. Pero hindi ko, guys, maamoy yung parang berry scent sa kanya, to be honest. Parang more like, ano talaga, something na citrus. Yan, parang, pero hindi naman as citrusy as itong soft. Actually, di ko nagustuhan yung soft. Baka magustuhan, there's a high chance na magustuhan nyo rin to. Kasi this one is also citrusy sa opening. And then parang like creamy lactonic din siya sa dry down. Bango din ito actually. Ang dami ko na rin nagamit sa kanya. It's also one of my favorites din ng Al Rehab naman. But this one, guys, it smells super delicious. So, if you're into gourmand scents, na I feel pa pwede nyo pa rin gamitin kahit spring or summer. Though, wag lang siguro yung like sobrang high heat, like super pawis na pawis kind of init. Pwede, like naka-aircon kayo, ganyan. Maganda siyang gamitan, guys. Ang bango, I cannot compare it lang dun sa Yum Pistachio Gelato kasi I do not have that. Pero naamoy ko na siya. Parang I feel like parang mas fresher pa nga yung opening nun than this one. Ito, pagka nag-dry daw siya, sobrang bango. Yun nga lang, hindi ko na makita kung hanggang saan na lang siya. Baka nga kalahati na lang sa sobrang kakagamit ko sa kanya. So, yeah. If nagustuhan nyo yung Kair Paris Corner and yung pistachio gelato, this one is really good na, alam mo, syempre sobrang mahal din nung Kayali, diba? Para mga nasa more than $100. This one is, diba, parang 2 or 3 bottles na nito yung price nung Kayali. I mean, like, I'm not telling na yung mga dupe na lang yung bilihin ninyo, but if you're on a budget, maganda din talaga siya. And I highly recommend this one, especially if you are a gourmand girly. Ayan, guys. Now, let's go to Bath & Body Works naman. My favorite na Bath & Body Works. Last year and even until now na like ko rin gamit-gamit.
is this one, Luminous, guys. Like, this one smells super high-end. Perfumey siya talaga, guys. Talagang walang magsasabi na you're wearing a body mist. Actually, nung ginamit ko si Luminous, ilang beses ako na, alam yun, na-compliment dito. So, anyway, yung kanyang notes ay Ruby Currant, Gilded Iris, and Praline Amber. Let your radiance shine with a blend of rich decadence and the sensual warmth. Yeah. Akala niyo yan na yung ginamit ko, ha? Actually, ito yung backup ko nito. Bura-bura na to dahil sa sobrang kakagamit ko, nasa bag ko siya. Kalahati na lang or baka more than kalahati na yung nagamit ko. And talagang nag-elevate ang kanyang takip, guys. Kakaiba yung kanyang cap. Yan. And then yung design niya, yan, very parang elegant, Christmassy. Kasi parang November ba or December to naging scent or nilabas ni Bath & Body Works. So ito ay very, very close sa amoy ng Lancome La Vie Ebelle. Yan. Mahal din yan, guys. Nasa more than $100 din yan. So, at least ito, kailan ba? Binili ko to nung nagkaroon ng sale. Parang $5 lang yata or $4.95. I mean, rather than spending $120, $130 sa La Vie Ebelle, this one na lang, diba? Yan. Kasi may perfume like halos the same. Though hindi naman siya exactly the same. Kasi I feel like mas malakas yung patchouli nung La Vie Ebelle na yung hindi flanker, any flanker of La Vie Ebelle. Parang mas malakas yung patchouli nun. This one kasi is, di ko mabasa dahil bura-bura na, Praline Amber. So may pagka, ano siya, guys, creamy din siya, almost like powdery, creamy, floral scent na may pagka-deep berry scent. If you like yung, kung nagsuhan nyo yung, eto, si Into the Night, there is a high possibility na magsuhan nyo rin si Luminous. Though this one has more parang patchouli again, bango din talaga ni Into the Night, guys. Sobrang level up din to. Very, very perfumey din. But if you like this one, magugustuhan niya rin to. Alam niyo, parang same family sila. Though hindi naman sila magkapatid. Siguro parang pinsan, gano'n. Magpinsan sila nito. Also, if nagustuhan ninyo si Dream Bright. Yeah, kasi ito din is may pagkaano din siya. Berry and then creamy din siya na powdery. But this one, I can still use it kahit na tanghali, guys, si Dream Bright. Ganda nag-ano yung lalamunan ko. Ano muna tayong tubig. And also, kung nagustuhan niyo si Dark Kiss, magugustuhan niyo rin si Luminous. This one kasi also has yung deep berry scent and then like, mayroon siyang dark vanilla bean, di ba? But still, siguro mas bata pa rin si Luminous compared dito sa dalawa. Siguro ito yung pinakabata, si Dream Bright. Itong dalawa na to is parang mas mature. This one is in between. Ayan. So, this one is, it smells very elegant. Like, pwede siya sa office. Perfect for everyday. Alam niyo, parang yung mga clean girl aesthetic, yung mga rich vibes, rich tita vibes, or yung mga ang tawag doon yung mga old money vibes. Ito yung amoy niya, guys. Bango niya, sobra. And then I use this together with yung lotion niya. Yan pala yung lotion. And also yung body butter niya. Para mas magtagal. Though I'm not saying na hindi siya long-lasting, guys. It's actually long-lasting. Siguro mga nasa more than 3 hours to sa akin. Especially if I overspray. Yes, guys. In-overspray ko si Luminous. And yun pala, guys. I also have itong kanyang travel size na perfume. And yung kabilang side naman niya is lip gloss. Ang bango din ng perfume nito. Mas less, lesser yung kanyang
parang alcohol. So, parang mas deeper. Okay din siya. Kaso mo nga lang, rollerball siya. Yan. So, baka bilhin ko din guys yung perfume version nito. Nasa $59 yun. Pero, mag, ano siya, ang tawag ito, pag nag-sale ng 40% off or buy 3, get 3, mga ganyan, baka bilhin ko din. So, I don't know, I'm not sure. But instead of like buying La Vie Ebel or Coco Mademoiselle, kasi parang medyo mayroong konting ganun din siya eh. Parang may pagkakonting Coco Mademoiselle din yung amoy nito. Though mas malapit siya sa La Vie Ebel. Kasi kailan ba, nung pumunta ako nun sa work, and then parang nangihingi ako ng station dun sa manager, sabi ko, sabi niya sa akin, bango mo, Coco Mademoiselle ba yung amoy, yung gamit mong perfume? Sabi ko, hindi, ano lang siya, Bath and Body Works lang, syempre, Diminus lang yan. And sabi niya, marami yung bango. And then also, yung katabi niya, sabi, ano yun, na may La Vie Ebel daw, ganyan. And then yung, tawag doon yung nasa person in front of me na guy, sabi niya, is that you? Sabi niya, ang bango-bango nga daw nung nilagay ko. So, ito nga yun. So, yeah guys, para sa akin, ang makakagamit nito, sa akin lang, I mean like kung nagustuhan nyo to and mas bata kayo, good for you. Siguro hindi to magugustuhan ng mga high schoolers or mga below 18 years old. Ang mga kagusto dito ay mga siguro mga 25 and up na. Yan. And then yung mga rich tita. Yan, siguro mga yun, mga ganun na. And then longevity, I don't have any problem. With the longevity, very long lasting siya. And kailan, siguro, pwede siya sa event, pwede siya sa school, pwede siya sa office. It's actually very easy to pull off if you like this kind of scent. Pwedeng yung iba sabihin na sa may matanda, but for me, it doesn't, sorry. Pero para sa akin, hindi siya may matanda. Para sa akin, amoy elegant siya. Yun. So, this is not for everyone. Unahan ko na kayo. Kasi baka sabihin niya naman yan, amoy ano. Pwedeng may magsabi na ganun. Pero like, this one is, love at first sniff to para sa akin. Yeah. So, yeah guys. So, if you have other suggestions na gusto nyo na i-review ko, guys, and comment down below lang. And yeah, thank you. God bless. Stay safe. Bye guys. See you again in my next video.